Hi, welcome to my YouTube channel, CrimeWiz. This is our topic, time of the commission of crime. This is one of the criminological classification of crimes that is according to the time of the commission of crimes. Ang topic po natin ngayon ay patungkol sa panahon kung kailan isasagawa ang krimen. May dalawa pong klase. Ito ay ang seasonal crime at situational crime. Okay? Let us now begin with seasonal crime. This crime committed only during a certain period of the year. You know, there is a study called Geographical Factors of Crime. It says that crimes against person increases during summer. This is due to the fact that people easily get irritated or annoyed. Ibig sabihin, pag during summer daw, madaling magalit ang tao. Madaling mairita. So, because of that, ang crimes against person tumataas during summer. Totoo naman, no? Totoo. Kasi, pag summer, mainit ang paligid. If the environment is mainit, ang utak ng tao mainit din. Kaya, ang krimen na violent crimes usually tumataas talaga during summer. And while crimes against person increases during winter or rainy season. So, ito po ang ibig sabihin ng seasonal crime. Ang krimen ay tumataas depende sa panahon. That is seasonal crime. Another example with regards to seasonal crime. Pag magpapalapit na ang Pasko, usually, maraming naluloko. Bakit? Kasi sa social media, maraming nagpapanggap na sila ay membro ng organisasyon at nagbibigay ng premyo. Diba? So, yung mga tao, kala nila, nalo sila, yun pala scam. Okay? So usually, staffa, fraud, and scam ay nangyayari pag nalalapit na ang Pasko. So yun po ang ibig sabihin ng seasonal crime. Okay? So let's move on to seasonal crime. This crime committed only when the situation is conducive to its commission. Ibig sabihin, kung ang sitwasyon ay naghihikayat na ang tao o ang offender ay gagawa ng krimen. For example, may nakita kang pera sa daan, no? May laman, 1 million pesos. Okay? Kung may utak, kriminal ka, isasauli mo ba ang perang yon? Of course, hindi. Hindi mo na iuli yung pera na 1 million kung talagang may criminal intent ka na magkapera. Diba?
So it means you commit the crime of theft. Hindi mo isinauli. Theft yun. Under our law. Specifically, revised penal code. Another example. Self-defense. Diba? Alam naman natin na ang mga criminology students magaling sa self-defense. For example lang, may nanguna sa'yo, sinuntok ka. As a defense, ginamit mo ang techniques mo, no? Mga self-defense techniques or tactics. Diba? In-apply mo at sa kasamaang palad, napatay mo ang iyong kalaban. Diba? So that is homicide. Ibig sabihin ng situational crime, nagagawa mo ang krimen dahil sa sitwasyon na kaaya-aya, that is conducive, kaaya-aya na naghihikayat sa iyo naggawin ang krimen. That is situational crime. Okay? So, it's very clear the difference between seasonal crime and situational crime. So, that's it. Don't forget, no? Huwag kalimutan mag-subscribe, like, share, to support my channel, no? Mag-subscribe po kayo. Wala namang mawawala kung mag-subscribe kayo. Okay? Maraming salamat.